Simple, ang sarap. Okay. Luto lang ng ating chicken wings. Isang upo, lalagyan natin ng miswash at meron tayong giniling na baka. Yun ang ilalagay natin. So, ayan mga kasimple yung mga ingredients. Ilalagay ko lang sa my description box below. So, tingnan nyo na lang doon yung mga ingredients na ilalagay natin sa ating ginisang upo. So, umpisahan muna natin sa pagigisa ng ating sibuyas. Magulay naman tayo ngayon para na iba naman mga kasimple. So, masarap ngayon maghumigop ng sabaw dahil malamig ang panahon. So, pwede na natin ilagay yung bawang. Simple dish lang ito. Pero, sarap siya mga kasimple, diba? Alam ko, nag-uulam din kayo nito. Ewan ko lang yung iba kung nakapag-try na po kayo ng ganitong dish. Simple dish lang with a simple ingredient. And then, yung luya. Gisa-gisahin pa natin. And then, pwede na natin isunod ang kamatis. So, ngayon, ang ating ilalagay, mga kasimple, yung ating ground beef. Kasi ang meron ako sa ref, walang ground pork. Anyway, pwede rin naman yan. Kahit ano pwede rin naman ilagay. Pwede rin yung hipon. Pwede rin chicken. Diba, mga kasimple? At sa dish na ito, pwede rin na ibang gulay na meron kayo. Itong ground beef ko, mga kasimple, na marinate ko na to. Hindi ko lang siya uubusin kasi masyadong marami. Ayan, mga kasimple, ang ating ginisa na ground beef. So, tatakpan muna natin siya para medyo mag-isa pa siya ng konti at maging medyo, ano na siya, golden brown. Gusto ko kasi medyo crispy yung giniling. Yung medyo nagda-dry na yung ating, ano, wala na siyang sabaw. Takpan muna natin. Balikan natin mamaya. Buksan na natin. Tingnan natin kung okay na. Okay. Tapos lalagyan ko siya ng nor cubes. Ayan. Chicken nor cubes to mga kasimple para lalong lumasa yung ating sabaw. Then, medyo patuyuan pa natin mga kasimple para ma-fry pa maigi yung ating beef. So, takpan muna natin ulit. Then, mga kasimple, ilagay na natin yung upo. Then, hayaan muna natin siya ng at least 3 minutes, mga kasimple, bago ko lalagyan ng sabaw. Ayan, mga kasimple, yung partner ko sa aming ginisang upo. Ayan, mga kasimple. Tingnan na natin kung okay na. Lagyan muna natin siya ng patis at saka paminta. Patis. Ayan. At paminta, mga kasimple, ground black pepper. Then, lagyan na natin siya ng sabaw. Ayan. Sinatansya ko lang, mga kasimple, yung dami ng sabaw para hindi naman masyadong marami. Tama lang. Ayan. So, ipakuluan lang natin and then ilalagay na natin yung miswa. So, ayan, kulo na mga kasimple. Pwede na natin ilagay yung ating miswa. Ayan, ang ating miswa. Ayan.
Tama na yung isa mga kasimple kasi pag maraming masyado, lalapot din ang sabaw. Enough na yung isa. Okay. Lalagyan ko siya ng sili para medyo umanghang. Magyan ko na rin ng dried shrimp. Meron pala ako sa ref. Ayan mga kasimple, para lalong sumarap. Hindi ko nakita kanina, meron pala kaming dried corn. Ayan, tikman na natin yung ating suwa soup. Tikman lang natin ng konting asin. Konti lang. Ayan. At okay na ito. Ready na. Meron na tayong miswa soup with upo. Ayan mga kasimple. Ang sarap. Okay. Luto na yung ating chicken wings. Ayan na mga kasimple. Ang ating ginisang upo with miswa. Meron siyang kapartner na chicken wings, fried chicken wings, mga kasimple, ayan. Ayan. Thank you for watching, mga kasimple. Please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell button para lagi kayo updated sa ating mga latest uploads. And always comment down below. Please don't forget to follow my social media account at Simply Nancy Official and my website at simplynancymarketing.com. So, yun lang mga kasimple. Thank you once again. God bless. Always remember that with God, all things are possible. Bye! See you next time!